to MNLF Secretary General Abdul Sarin. Magandang hapon po sa inyo, Abdul. Salamalaikum. Alaykum salam. Opo. Okay. Magandang hapon po, Mr. Sarin. It seems na ngayon ho, papadilim na. Medyo natatakot na ho yung mga residente doon sa area na yun. Ang gusto rin ho namin malaman ni Karen, ano ho ba ang pakay ng Mizwari Group at ginawa niyang pagsalakay na yan sa Zamboanga? Ang pakay ni Karen is pressure the government to call the world attention. Again? Para pakinggan siya. Okay, para magkaroon ng attention sa kanya. Mayroon siyang ginanapit tungkol sa tripartite talks. Mayroon tatlong bagay na hindi natupad ng gobyerno. May dahilan ng gobyerno kung hindi nila magawa ang tatlong bagay na yun. Pero nag-insist pa rin si Misari tulad ng bagay na the most contentious points. Transition mechanism, hindi na-resolve hanggang ngayon. 6 years na nag-tripartite talks, hindi pa rin na-resolve ang transition mechanism. Sinong nangako sa mga pangakong ito? Panahon to ni Pangulong Ramos? Nino. Ramos pa, sir? Kasi ang sabi ng gobyerno, na-comply nila ng tatlong bagay na yon. Na-comply na. Ito yung dalawa, transition mechanism, nagkaroon na ng SPCPD. Ito rin yung implementation of 1966 agreement. Pero ang sabi ni Missouri, hindi pa na-complete ang implementation, kailangan magkaroon pa rin ng transition mechanism. Yeah, that is the basis of Chairman Missouri. Uh-huh. Ang pangalawa, plebiscite, hindi satisfied si Missouri sa plebiscite ng 2001. Ang tagal lang. Yung nakasali ang Ham at saka yung Marawi City, kailangan pa rin gusto ni Missouri magkaroon ng another plebiscite. Kasi ang Marawi agreement ng 1966 agreement, okay, ano yung tatlong ayon kay Mizwari ay hindi daw po tinupad ng gobyerno? Yung una, transition mechanism. Transition. Sabi ng gobyerno, natupad na ang transition mechanism in the form of SPCPD, Southern Philippine Council of Peace and Development. Hmm. It was created by 1966 Peace Agreement at saka na-implement starting 1997 hanggang 2002, magkaroon ng bagong nangyari, ma'am. That was Peace 1. Pero sabi ni Mizwari, kailangan pa rin magkaroon ng transition mechanism kasi ang 96 Peace Agreement hanggang ngayon, hindi pa na-implement fully. Uh-huh. So kailangan pang transition mechanism. Uh-huh. Ayong pangalawang demand ni Mizwari, kailangan pa rin magkaroon ng another plebiscite kasi hindi satisfactory ang plebiscite that was conducted by the government in 2001. Ano ho ba, yung plebiscito ng 2001? Ha? Ano yung plebiscito ng 2001? The plebiscite supposedly for the expansion of BRM. Kaya nga yung old BRM in 6734, apat na province, na-expand into 5 provinces with the inclusion of Basilan and Marawi City as a result of the plebiscite conducted by the government in 2001. Pero hindi pa rin satisfied si Missouri. Sabi niya, unilateral ang pagkandak ng plebiscite 2001. It was done in Ihari, it was done in Hess. So kailangan pa rin magkaroon ng plebiscito. Pero nag-insist ang gobyerno, na-comply nila na ang issue on plebiscite because of the plebiscite conducted in 2001 that expanded the ERMM by one province and one city. Pangatlo, ano yung pangatlo? Yung pangatlo, strategic minerals. Gusto ni Mizwari ma-define talaga kung anong meaning ng strategic minerals. Nag-class ang definition ng gobyerno sa strategic minerals at saka definition ng Mizwari Group sa strategic minerals. Ang definition ng gobyerno, lahat ng minerals na importante, strategic yun. Mm-hmm. Tulad ng oil, tulad ng gold, mm-hmm. tulad ng lahat. Mm-hmm. Pero sabi niyo sa ang strategic minerals, yung mga minerals derived from those minerals that are used in the production of atomic bomb or nuclear weapons. Yun ang definition ni Mizwari sa strategic minerals. Ganun. Mayroon 50% agreement ang MNLF at saka gobyerno sa strategic mineral. Uh-huh. He agreed for the meantime to have this co-management of strategic minerals. So 50% na-achieve.
kailangan na lang yan, follow up. Pero yung wala talagang agreement, yung dalawa, plebiscite and transition mechanism. Transition, alright. Now, the problem now lies in Zamboanga City. Ano ang pwedeng mangyari ngayon? Parang ang sinabi niya yata kanina sa isang interview, 3 days ago may massing of troops na sa Basilan? Oh, 3 days ago mayroon 400. Nagkasimbol si Ustadz Kabe Malik, yung top field commander ni Misuare. Oh. 400 forces doon. Yung mayroon siyang forces dinala doon pagdating niya sa Basilan, galing sa Sulu. Mm. And then mayroon din forces ni Misuare naghintay roon sa Basilan in Barangay Candiis, Ajul Municipality, Basilan. Abdul, masama ba ang loob ni Misuare? Kasi ang tanong ng marami noon ay parang ang MILF na ang kinausap ng gobyerno, because ang MILF has I think 11 to 15,000 arms. Kumbaga ang MILF, ang nakita nila na talagang may support ng nakararami doon sa ARMM. At ang MNLF, ika nga, parang nagkaroon na ng peace agreement noon. Masama ba lang ang loob ni Misuare na hindi siya nakonsulta o sinama doon sa Bangsamoro Framework Agreement? Oh, kasi una, si Misuare hindi mag-recognize ng GRP MILF peace agreement. Sabi na it is an exercise in absurdity. Na lalong-lalong hindi niya na matanggap ang FAB, ang Framework Agreement for Bangsamoro. Sabi niya, it will create destabilization, it will prolong colonialism at saka mag-perpetuate ng crisis dito. Yun ang sabi niya. Gusto niya siya lang. Peace agreement lang ng Kwan. Kung mayroon pagsamahan, kailangan imailip ang magsama sa 96 peace agreement. Hindi 96 peace agreement ang magsama sa FAB. Now, the question, now, Mr. Mayroon na mechanism diyan. Nag-create an OIC ng Bangsamoro Coordinating Forum. Oh. It was accepted by the leadership of Misuare and the leadership of Murad. Itong forum na ito, it was created in December 2011. The forum welcome all important sector and stakeholders of Bangsamoro, hindi lang MNLF, hindi lang MILF, pati mga ulama, ibang sector, professional, whatever. So, pag-uusapan doon kung paano tayo darating sa comprehensive at saka inclusive political solution to the Bangsamoro problem. Pwede na natin paghaluin doon ng FAB at saka ng peace agreement ng MNLF. Alright. Pag-usapan na roon under the facilitation of the OIC. Itong Malaysia, member din ng OIC, facilitator, Malaysia facilitator of GRP, GPS, MILF talks. Malaysia is also member of the OIC. So mag-usap-usap na sila. Oh. Ito nang gamitin na mechanism para haluin na roon ng... Kasi ang importante dito, we are talking about one territory, one common Bangsamoro people. So isa lang political solution ang kailangan natin. So paano tayo makapunta roon, makadating sa political solution? Pero, okay. Dalawa ang daan doon. Alright, Mr. Sarin. Abdul. Sandali. Mr. Sarin. Ang tanong naman kasi may punto si Mayor Beng Climaco. Kung yan ang pakay ng MNLF, bakit sa Zamboanga? Yes. Zamboanga is not part of the ARMM. Bakit dyan, parang ang dating ngayon, ang gugulo talaga ang MNLF? That is not part of the contested area. Bakit hindi nyo yan gawin sa ARM? Bakit dyan? Anong kinalaman ng Zamboanga daw dyan? Pero we have to understand the mentality of rebel forces, of rebel leadership. Ang ginagawa nila, di doon care sa anong lugar, magbawa sila ng gulo. Ang importante, makagawa ng gulo, that is immediately accessible to the media, accessible to attention by government, accessible to world attention, and all the parties concerned. Pero ang nagulat ng marami. Para mapilitan ng gobyerno, mag-take action. Yun ang rebel mentality. Yeah, but Abdul, ka-Abdul, nagugulat ang marami when you say rebel mentality because naging gobernador na si Nur Misuare, hindi na po siya labeled as a rebel. Kumbaga nakaupo na po siya, humawak na po siya ng pondo ng gobyerno. Tama tayo, pero hindi pa rin yan ang rebel mentality. Ang rebel mentality, kung magustuhan niyang ibigay ng gobyerno, hindi siya rebel. Kung hindi na magustuhan, mag-rebel na naman yan. Oo. Di ba? Yeah.
I understand, Mr. Sarin. The problem now is, kung walang pinakikinggan si Ginoong Nur Misuari, who would stop the troops in Zamboanga City from holding the hostages? Paano mapipigilan yan? Magdidilim na ho. Pwede yung posibilidad, magputukan na naman. Na ito may personal suggestion lang ito. Personal suggestion. Una, kailangan may buffer. Kasi kung mayroon dalawang forces, dalawang person mag-class, kailangan may buffer. Kailangan awatin sila. Huwag muna magpaputok. Mga ito sa Zamboanga, pwede mga 3 to 5 kilometers ang position ng isang grupo. And then 3 to 5 kilometers po position ng ibang grupo. Ang magagawa dyan, ang pwede, yung yano natin yung international monitoring team composed of several foreign countries. Mahirap kasi nito, naintindihan, parang kung kayo naman ang gobyerno, sir, ang mangyayari niyan, when you call an international monitoring team, it is legitimizing the MNLF as a major rebel group again. Eh, ang nangyari na nga, if they saw the MNLF as a major rebel group, dapat sinama yan doon sa MILF discussion. Pero hindi nga nasama, sir. Na hindi gusto ni Misuari magsama sa MILF discussion. Ayaw rin niya. Yun ang problema niya. Gusto niya siyang pakinggan muna because he is the forerunner. Yeah. He is the first to exist as a revolutionary organization. Kailangan tapusin doon sa kanyang problema. Kailangan ibigay sa kanyang solusyon. Kaya nga, sabi ni Misuari at saka yung mga tauhan niya, hindi gusto niya, hindi pwede 96 peace agreement ang isama sa MILF agreement. Sa PAB. Kailangan pa bang sasama sa ano sa 96 peace agreement kasi nauna ang peace agreement ng MNLF. Sa itong MNLF, anak lang ng MNLF. Ang ama, ang tatay, MNLF pa rin. MNLF. Now, huwag tatay ang sasama sa anak, kailangan anak ang sasama sa tatay. Now, the question, Mr. Sarin, may mga tatlong matataas na official na gobyerno na nagpunta riyan sa Zamboanga. Do you think we need more than that to pacify the situation? Kasi yung long term yung pinag-uusapan natin eh, kung Malaysia and everything foreign, how can we stop immediately the commotion in Zamboanga? Ang kailangan dito, personal suggestion, yung gamitin ko ng lahat ng nalaman ko sa peace process at saka sa conflict resolution. Ang pakinggan ngayon ni Misuari, UIC. Ini UIC diplomat, basta ang credential niya, UIC. Kailangan mag-usap ang UIC diplomat with the government para kausapin nila si Misuari. Ilabas lang kung kailangan lang diyan, ihinto na ang gulo dito kung may gulo. Mag-usap na, pag-usapan. Dalhin na si Misuari sa ibang lugar, ito mag-usap na, punta rin ng UIC, punta rin ng gobyerno, at sa mga ibang kailangan, mga tao. Kung mag-usap wala. Ni Misuari. Kung walang... kailangan, punta ng UIC sa sulo si Misuari, kausapin. Yes. Para magbigay na ng instruction si Misuari kay Ustad Skaber. Siya ang responsible sa mga imminent forces na kapasok dito sa Zamboanga as field commander. Nakakausap niyo ba ngayon si Nur Misuari? Hindi. Kaya wala na. Wala kaming linya kay Misuari kasi galit siya sa amin. He accused us as a big band of traitors. Itong Central Committee ng MNLF. May hold na daw ang MNLF sa isa sa pinakamalaking grocery sa Zamboanga at ang balita, allegedly, pati ang Central Bank na pasok na kinuha ang mga armas. Na yun ang kinatatakutan natin. Kailangan kalma muna ang militar. Kailangan magpasok political intervention ang kailangan dito. Hindi pero palakasan ng tropa. Kung palakasan ng tropa ang pag-usapan, masira ang Zamboanga City. Magkaroon ng sunog, magkaroon ng damage sa building, magkaroon ng lahat ng magkaroon ng calamity. Hindi lang bloodshed, lahat damage, big collateral damage that we could not countenance. Kaya nga ang importante, political solution. Maski magdira pa tayo ng isang buwan, isang taon, sa huli, magkaroon din yan ng political solution. Papasok din ng mga politisyan. So huwag na tayong magdira ng isang taon. Pasok ng political intervention. All right. On that note, God bless you. Thank you very much, sir. Ingat po kayo, sir. Thank you, Mr. Sir. You are welcome. Salamat thank po. You very much. All right.